Binigyan ang tatlong araw para mag-report sa ARMM Police Regional Office. Ang pulis na nakunan ng video habang nanghahataw ng yantok pati na ang kasama niya naka-duty noon. Tinanggal din sa pwesto ang OIC na naka-assign noong araw na nangyari ang pananakit. Balitang hatid ni Oscar Oida. Formal lang ibinaba ng pamunuan ng Philippine National Police ang kautusan kina PO1 Tandog at PO1 Enriquez para sa kanilang reassignment sa Provincial Regional Office ng ARMM. Si Tandog ang pulis na nakunan sa isang viral cellphone video na namalo ng yantok sa isang barangay hall sa Mandaluyong. Si Enriquez naman ang kasamang pulis si Tandog nung maganap ang insidente. Binigyan sila ng tatlong araw para mag-report sa Provincial Regional Office ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Nilagay natin sila sa lugar na hindi po nila ma-influence yung kinakandak na imbisigasyon. Tanggap naman ng dalawang pulis ang bago nilang assignment. Handa po naman kami sundin kung ano po yung order sa amin. Bilang isang pulis, paninindigan po namin kung ano po yung utos sa amin. Ito follow order. Ang pakiusap lang nila sa publiko, huwag naman daw sila basta-basta husgahan. Kung meron mang nakita silang mali, hindi po ibig sabihin nun yung po yung nangyari nung mga nangyari yun. Hindi po naman lahat doon lang po sa video nakapokus po. Wala pa namang kasong isasampa sa dalawa. Sa katunayan, nagsasagawa pa lang ng imbestigasyon ang pamunuan ng pulisya. Ganun pa man, may mali raw talaga sa inasal ng dalawang pulis na dapat di pa marisan ng iba. It seems that hindi niya na-manage yung anger niya. Yung maximum tolerance according to our police operational procedure hindi nasunod. Samantala, bukod sa dalawa, na-relieve rin ang kanilang officer in charge noong araw na yon na si SPO2 Pepito Ramos. Kasi siya po yung pumapangalawa sa akin na sa ranggo. Siya po yung ship supervisor na in charge sa panggabi. At yung sabi niya sana standard operating procedure, pumapasok sir yung command responsibility. Oscar Oida, GMA News.